Ang pasasalamat sa kabutihang nagawa sa iyo ng isang tao ay isa sa pinakamagandang kaugalian daw ng mga tao. Ang istoryang ito ay hango sa totoong buhay kung saan taong 1977 ay may isang 3 buwang gulang na bata na nagngangalang Amanda Scarpinati ay dali-daling sinugod sa Albany Medical Center sa New York. Ang baby ay nagtamo ng 3rd-degree burn nang mahulog ito sa sopa at bumagsak sa hot steam humidifier. Nakabandage ang ulo nito dahil sa injury. Sa ospital, kung saan nakakumpain si baby Amanda, ay may isang nurse na alagang-alaga ito. Makikita sa mukha ng nurse na ito ang sobrang awa kay baby Amanda. Sa katunayan, ay halos minuminuto ay chinecheck nito si baby Amanda. May mga ilang kuha ng larawan ng nurse at si baby Amanda, kung saan dahan-dahan itong binubuhat si baby. At may isang larawan din na nakunan kung saan nakangiting nakatingin si baby Amanda sa kanyang nurse. Ang larawang ito ay na-publish pa sa hospital annual report ng taong iyon. Tunay nga naman kasing napakasarap tignan ang mga larawang kuha nila. Kitang-kita sa nurse ang malasakit at pagmamahal nito kay baby Amanda. Mabilis na lumipas ang mga taon at magpahanggang ngayon ay tinago niya ang larawang kuha nila ng nurse na nag-alaga sa kanya sa hospital. Bata pa lamang siya ay madalas nitong ikwento ng kanyang mga magulang sa kanya. Hindi man daw nila personal nakakilala ang nurse na ito, ay sobrang tuwan-tuwa naman sila sa pag-aasikaso na ginawa nito sa kanilang anak. Itinuring nito si Amanda na parang tunay niyang anak sa ospital habang inaalagaan ito. Noong mga panahon kasi na iyon, ay nasa business meeting ang kanyang parents at tanging yaya lamang ang kasama niya sa bahay nang mangyari ang aksidente. Habang tinititigan ni Amanda ang litrato nila ng nurse, ay lalong tumitindi ang pagnanais niyang mahanap ito. Ramdam na ramdam niya kasi sa larawan ang pagmamahal at malasakit nito sa kanya. Alam niyo bang ang mga larawang ito ay nakatulong kay Amanda na kayanin ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay? Bata pa lamang kasi siya ay madalas na siyang mabuli sa eskwelahan. Tampulan ng tukso ang itsura ng kanyang mukha at ulo na napapalibutan ng mga peklat. At salamat na lamang dahil sa tulong ng surgery ay nawala ang mga ito. Ilang ospital na ang pinagtanungan at pinuntahan ni Amanda ngunit walang nakakilala dito. Sa picture kasi ay wala man lang nakasulat kasing pangalan ng nurse kaya napakahirap para sa kanya na hanapin ito. Maging ospital na dati nitong pinagtatrabahuan ay wala na din. Ibang ospital na ang nakatayo dito. Dahil sa desperado na siyang mahanap ang nurse, ay nagbaka sakali siyang mag-post sa social media. Sa social media ay ibinahagi niya ang litrato at isiniwalat sa lahat ang kwento ng kanyang buhay. At makaraan ng ilang araw, nagbunga ang paghihirap ni Amanda. Napag-alaman niyang ang pangalan ng nurse ay si Susan Berger, isang nurse na dating katrabaho nito ang nakabasa ng kanyang kwento at dali-dali namang kumontak sa kanya. Sabi ni Amanda, sa wakas, nagbunga ang halos 20 taon niyang paghanap dito. At ngayon ngang alam na niya ang pangalan nito, ay mabilis na para sa kanya ang hanapin nito. Si Susan Berger ay kasalukuyang nagtatrabaho sa health center sa Casanova College in New York. Nang kumontak ang isa niyang kaibigan at sinabing may naghahanap sa kanya sa social media, nang kanya itong makita ay sobrang nagulat siya. 30 taon na kasi ang nakakalipas, ngunit sariwa pa din sa alaala ni Susan ang baby na inalagaan niya noon sa ospital. Maging siya ay pinakaiingatan din ang larawan na kuha nilang dalawa. Agad na kinontak ni Susan si Amanda at nagpa siya silang magkita agad. Isang mahigpit na yakap, ito ang salubong ni Amanda kay Susan. Napaiyak silang dalawa, hindi makapaniwala si Susan na hinahanap pala siya ni Amanda upang personal na pasalamatan sa pag-aalaga, malasakit at higit sa lahat sa pagmamahal na ginawa nito sa kanya. Nagulat si Susan, ang dating baby lang na karga niya noon ay adult na ngayon. Ani Susan, nasyak siya dahil hindi niya akalain na tumatak pala kay Amanda ang ginawa niyang pag-aaruga dito. At simula nga noon ay naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi naging hadlang ang agwat ng kanilang edad, naging matalik silang magkaibigan. So ikaw kaibigan, ano ang natutunan mo sa ating episode ngayon? Comment mo naman dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel.
at pa-click na rin po notification bell para pumapdate ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is James Kisha, and I will see you on my next video. Goodbye!